Assalamu alaikum, magandang gabi. Ating ang pasadahan ng mga balita sa araw na ito. Ito ang Pasada alas 7, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Bilang paghahanda sa pagsisimula ng buwan ng pag-aayuno, nakatakdang isagawa ngayong gabi ang moon sighting o pagtingin sa buwan sa pangunguna ni Bangsamoro Grand Mufti Ustad Abu Huraira Udasan. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Ang banal na buwan ng Ramadan ay isa sa pinakamahalaga at pinakainaantay na buwan ng mga mananampalataya ng relihiyong Islam. Ngayong gabi, pagsapit ng alas 8, nakatakdang isagawa ang moon sighting upang tukuyin at formal na ianunsyo ang eksaktong araw ng pagsisimula ng buwan ng pag-aayuno sa pangunguna ni Grand Mufti Abu Huraira Udasan na gaganapin sa Bangsamoro Government Center. Pero hindi natin makita ang buwan ng Ramadan bukas, ay sa kwan na lang sa April 3 ang pag-ayuno natin. Ang basis natin dito ay kasabihan ng banal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito ang kanyang kasabihan: Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa akmilu al-iddata 30 yawman. Ang Ramadan ay isa sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na layuning subukin at patatagin pa ang paniniwala sa pamamagitan ng pag-iwas sa temptasyon at pagkalap ng mga dagdag pangkaalaman sa relihiyong Islam. Panawagan ni Grand Mufti Udasan sa lahat ng Bangsamoro na huwag iwasan ng pagsasagawa ng mga aktibidad na hindi angkop sa mga turo ng Islam, kagaya lamang ng bobel takbir tuwing magsisimula ang Ramadan. Malabis na pag-aktibidad ang mga aktibidad natin ay maging bida ayon sa kwan. Ang tinatawag na bida ay mga aktibidad na hindi nagawa o hindi kahit hindi kasali sa kautusan ng Islamikong Sharia. Kasi lalo tayong masira kung ganon. Kaya ang mensahe ko dito sa mga kababayan natin ay huwag nating gawin ang kwan hindi inuutos ng Islamikong Sharia sa atin. Sa buwan ng Ramadan, iba't ibang aktibidad ang nakatakdang isagawa ng Bangsamoro Government, kagaya na lamang ng mga symposiums at pagbasa ng Quran upang mas palakasin pa ang pananalig at makapaghatid ng kaalaman sa mga mag-aayuno. Johan Unayan, BIO News. Formal na pinasinayaan ng Ministry of Trade, Investment and Tourism, Sulu Provincial Office, kasama ang munisipalidad ng local government ng Talipaw, ang bagong tayong negosyo center sa munisipalidad. Noong Lunes, isinagawa ang ribbon cutting ng nasabing establishmento sa Sulu na inaasahang mas magpapadali ang mga transaksyong pangnegosyo, lalo na sa mga micro, small and medium enterprises sa munisipalidad. Ayon kay MTIT Sulu Chief Trade Industry Development Specialist Tim Hart Tiplahan, ito ay indikasyon ng paglago ng negosyo ng Sulu at inaasahang mas dadami pa ang negosyong magbubukas sa munisipalidad. Ito ay alinsunod sa Republic Act Number 10644 o GoNegosyo Act na naglalayong isulong ang job generation at MSME development. Mahigit 100 decommissioned MILF combatants ang nakakumpleto ng isang buwang skills training sa larangan ng electrical installation and maintenance at organic fertilizer production sa pangunguna ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education and Skills Development. Bawat graduates ay tumanggap ng certificates of completion bilang patunay na sila ay matagumpay na dumaan sa pagsasanay. Ang isang buwang training ay pinangunahan ng Almani Farmers Cooperative at Mama Sapano Technical Vocational Education and Training Center. Magtutuloy-tuloy pa ang inisyatibong ito upang mabigyan ng pagkakataon ang mga dating mandirigma na makapagsimula ng bagong pamumuhay. Sa ngayon, abot na sa 1,394 na MILF combatants at kanilang pamilya ang nakapagtapos ng welding, electrical installation and maintenance, agricultural farming, dressmaking, cookery, shielded metal, arc welding, at iba pang skills training.
sa ating panahon ngayon, nakakaapekto sa klima ng iilang bahagi ng Mindanao ang Easterlies. Sa weather bulletin ng PAGASA, magkakaranas ng maulap na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-dulot ng Easterlies ang Caraga. Samantala, ang natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na may kasamang pag-ulan at pagkidlat-dulot ng Easterlies. Alamin natin ang lagay ng panahon bukas sa Bangsamoro Region. Nasa 90% ang tsansa ng pag-ulan at maglalaro sa 24 hanggang sa 32 degrees Celsius ang temperatura sa Cotabato City. 100% ang tsansa ng pag-ulan sa Marawi City bukas at nasa 20 to 27 degrees Celsius ang lagay ng temperatura. Sa Lamitan City, maglalaro sa 24 hanggang 29 degrees Celsius ang temperatura at 70% ang chance of rain. Sa mga probinsya naman, nasa 18 to 25 degrees Celsius po ang lagay ng temperatura sa Llano del Sur at may 100% chance of rain. 24 to 29 degrees Celsius ang temperatura sa Basilan at 70% chance of rain. 25 to 29 degrees Celsius naman sa Sulu at mababa ang chance ng pag-ulan na nasa 80% lamang. 23 hanggang sa 27 degrees Celsius naman sa Tawi-Tawi at 60% chance of rain. Nasa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius ang temperatura sa Maguindanao na may 90% chance of rain. At sa probinsya ng North Cotabato ay nasa 22 hanggang sa 30 degrees Celsius at 100% ang tsansa ng pag-ulan. Sisikat ang araw bukas ng 5:41 ng umaga at lulubog naman ng 5:52 ng hapon. Samantala, isang panibagong kaso ng coronavirus disease ang naitala ng Bangsamoro Interagency Task Force sa rehiyon as of 6 p.m. of March 31. Ang kaso na ito ay naitala mula sa probinsya ng Llano del Sur. Samantala, wala namang naitalang bagong kaso sa Cotabato City, Maguindanao, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dahil dito, nasa 19,743 na ang bilang ng total coronavirus infection sa rehiyon. Nakapagdala na rin ng 3 paggaling o COVID recovery, kaya bumaba na sa 9 na lamang ang aktibong kaso o mga pasyenteng patuloy pang nagpapagaling. Paalala pa rin ng Bangsamoro Government, manatilihin pa rin ang pagsunod ng minimum public health standard ng Ministry of Health. At makisa sa pagsugpo ng pandemya sa pamamagitan ng pagbabakuna. At yan ang pasada ng mga balita sa Pasada alas 7. Paalala mula sa Bangsamoro Government sa panahon ng pandemya, patuloy na sumunod sa minimum public health standard ng Ministry of Health. Sundin ang Bida Solusyon, bawal walang mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro, at alamin ang tamang impormasyon. Protektahan rin ang inyong sarili at inyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbabakuna. Magpatala sa COVID-19 vaccine portal sa covid19.bangsamoro.gov.ph at maging parte ng solusyon. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong balita at impormasyon, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si City Fires Abdullah, naghahati ng balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po.